Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus. At purihin ang Panginoon sa isang araw na ito na ibinigay muli sa atin upang maipahayag ang kanyang mga salita. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Awit 40. At nais ko pong basahin ang dalawang talata na naririto sa Psalms 40. Psalms 40, verse 9 to 10. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim, hindi ko sinarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Ito ang mga salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Meron pong isang bahagi ng isang pagbabalita sa Philippine Television at hindi ko na po babanggitin kung saang stasyon ito, kundi doon sa portion ng kanilang pagbabalita ay nagsasaad sila ng mga good vibes o kaya something good na mensahe o nangyayari sa araw-araw. Dito po sa segment na ito ng kanilang pagbabalita ay inire-report po nila yung mga magandang bagay na ginawa ng mga Pilipino, ng mga tao, mga magagandang lugar, magagandang pangyayari, acts of kindness, acts of goodness na ginagawa at dapat na ipahayag. Napakagandang bahagi yon ng pagbabalita na hindi lamang mo maririnig doon sa mga pagbabalita sa television, ang patayan, ang korupsyon, mga panluloko o mga bagay na nangyayari sa kapaligiran, kundi napakaganda na marinig na meron ding magagandang bagay na nagaganap. Meron mga mabubuting tao na gumagawa ng kabutihan na dapat talagang ipamalita at ikwento. Dito sa talatang ating binasa ay meron pa bang hihigit na magandang bagay na ipamalita kundi ang magandang bagay ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Di po ba ito ang napakagandang ipamalita at isaad sa mga tao na ating kakilala, na ating nakatagpo, ay ang ikwento o ipahayag ang kaligtasang ginawa ng Diyos o ang pagliligtas na ginagawa ng Diyos sa sangkatauhan. At ito ay dapat na marinig. Sabi po dito sa ating talata, sabi, aking, ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan mang pagtitipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Yan po. Minsan sa buhay natin bilang mananampalataya ay ginagawa natin to o ito ay nakaugalian na natin o magandang practices sa atin bilang mananampalataya ay yung talagang ipagpasalamat sa Diyos ang kanyang mga ginagawa sa ating buhay sa pamamagitan ng pananalangin. Nagpe-pray tayo, dumudulog tayo sa Diyos at sinasaad natin ang mga kabutihan na ginagawa niya sa atin at pinagpapasalamat natin to. Pero siguro po, mas nanaisin din ng Diyos na bukod sa iyong pagpapasalamat sa Kanya, sa iyong pananalangin na inuusal mo, Panginoon, salamat po kasi ginawa mo sa akin ang bagay na ito. Panginoon, salamat po dahil ako ay iyong iniligtas. Salamat sa iyong mga pagpapalang ginawa sa aking buhay. Maganda pong bagay at ito ay sinabi sa atin ng Panginoon talaga na in everything, give thanks to the Lord. Ipagpasalamat mo sa Diyos ang lahat. Pero merong napakagandang bagay na dapat din natin gawin na hindi lang tayo mag-pray na salamat Panginoon, but kailangan ipahayag natin sa iba,
lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, o kaya eh sa mga taong nasa paligid mo, ano ba yung ginawa sa iyo ng Diyos? Ano bang kabutihan ng Diyos na nangyayari sa iyong buhay? Dapat ito ay ating ipahayag. Dito sa talatang ating binasa rin, sabi niya, aking inihayag ang iyong pagliligtas saan man nagkakatipon ang iyong mga anak. Yan. Sa church, merong pagkakataon na nagpapasalamat tayo, testimony time. Pahayag mo yan. Pahayag mo yan. Pahayag mo yung anong ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Itaas mo. Kasi yung pagpapahayag ay naluluwalhati ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-share mo ng mga ginagawa niya sa iyong buhay. Sabi po niya rito, hindi ako titigil sa pagpapahayag. Pagliligtas mo'y ipinagsasabi. Yan. Kailangan ipagsabi talaga ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Yun ang sabi niya rito. Saan man nagkakatipon, doon niya pinagsasabi ang kabutihan ng Diyos. At kanyang sinisiwalat ano ang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Eh hindi naman, sabi ng salita ng Diyos, di po ba sa atin, merong isang pag-uutos. Go and preach the gospel. Humayo kayo at ipahayag ninyo ang mabuting balita ng Diyos. Humayo kayo. Ibig sabihin, tayo ay inuutusan ng Diyos. Hindi lang tayo inuutusan kung ano, sa ano pa man, kundi ipahayag ang ginagawa ang mabuting balita ng Panginoon. Kung merong mang bagay na dapat nating pagsabihin, ito ay ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Ipagsabi rin, sabi rito, ang pagtulong at pag-ibig ng Diyos. Sabi, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Yun po ang sinasabi at ini-encourage tayo sa umagang ito. Ngayon, sa araw na ito, sa ating pagtatapos o sa ating pag-apply ng mensahe ng Panginoon sa ating buhay, ay manalangin ka, Panginoon, tulungan mo ako. Sana ay maipahayag ko, magawa ko, ma-share ko ang iyong salita sa mga tao. Sa mga taong dapat ay nakakarinig ng kabutihan mo at hindi ko to itatago, hindi ko to sasarilinin na lamang ang iyong mga ginawa sa aking buhay, kundi ito ay aking dapat isiwalat. Misip ka, sabihin mo, meron kang katrabaho sa araw na ito, make it a goal na you share it to someone, na ipahayag mo ito sa iba. Sa iyong anak, sa iyong asawa, na lumabas sa iyong bibig, ano ba yung ginawa sa iyo ng Panginoon? Meron bang pagkilos ng Diyos na dapat mong i-share sa iba, na natanggap mong pagpapala, na dapat mong ibahagi sa iba? Or meron bang tao sa paligid mo na nangangailangan ng pagkilos at pagtulong na nagmumula sa iyo bilang mananampalataya? Sana po ay gawin natin to. Tugunin natin ang panawagan na ito ng Panginoon na humayo at ipahayag. At gayahin natin ang sinaad ng sumulat ng awit na ito. Na siya ay nagkaroon ng goal sa kanyang buhay na ipahayag palagi ang pagliligtas, ang pag-ibig at ang kabutihan ng Diyos sa mga tao, sa mga kakilala o mga naka-acquaintance sa paligid. So, that is our task for today. You look for somebody, you look for someone where you can share. Pwede siguro, kahit hindi mo siya puntahan, tawagan, or something na magkwentuhan kayo patungkol sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, salamat na pinaalala mo sa amin ang gawain na ito na ipahayag ang iyong kabutihan, ang iyong pagligtas, ang iyong pagkilos, at ang iyong paggawa sa buhay ko, sa buhay namin. Panginoon, salamat po. Salamat sa iyong mga pag-ibig at kabutihan
At ngayon, hindi lang kami magpapasalamat sa aming mga bibig, kundi sisikapin namin, Panginoon, na humanap ng mga mapagkukwentuhan, ng mapagsasaada ng mga pangyayaring ito. Maraming maraming salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aking pinagtitiwala, idinadalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming maraming salamat po at tayo ay magpatuloy sa pagsunod at paglakad sa Panginoong Jesus.